Isa ako sa mga taong nawala ng trabaho sa gitna ng pandemya. Sa pagputok ng balita na ang virus na kumakalat sa buong mundo at kumitil na ng maraming buhay. Kausap ko sa telepono ang aking anak na lalaki. Nag-uusap kami tungkol sa parating na Pasko. Nakaplano na ang lahat para sa Pasko ng aking pamilya. Pero, hindi nakaplano ang balita na natanggap ko mula sa kumpanya na pinapasukan ko. Isa ako sa mga taong nawala ng trabaho sa gitna ng pandemya. Naramdaman ko ang lamig ng hangin na parang yumayakap sa akin. Naramdaman ko ang pagtulo na luha mula sa aking mga mata. Dito ko naramdaman ang pagod ng ilang taong pagtatrabaho. Pero higit sa lahat, dito ko naramdaman ang takot at pangamba. Pangamba sa aking pamilya. Sa pagkawala ng trabaho ko na bumubuhay sa amin. Ang takot sa gitna ng pandemyang ito. Ang trabaho na nagbigay pag-asa sa amin. Ang trabaho na tumulong para makamit ang pangarap ng pamilya ko. Ang trabaho na naging pangalawang pamilya ko sa mahabang panahon. At ang trabaho na nagturo sa akin ng maraming bagay habang nakatitig sa larawan ng aking pamilya, aking nasambit ang mga salitang paano kami ngayong Pasko sa gitna ng pandemyang ito? May Pasko pa ba? Butihin Santa Ana, sa iyong kalinga makakita po nawa ng panibagong pag-asa ang mga taong nawalan ng trabaho. Tulungan mo po sila sa mabigat na pasanin na kanilang dinadala at kamit nawa po nila ang minimiting pangarap na idudulot nila sa kanilang pamilya. Paano ako bilang isang medical frontliner na umaagapay?